We need to find my nanang right now. Or else, I will fire you all. Matigas na wika ni Otis kaharap ang security ng kanilang bahay. Yes, sir. Hahanapin po namin si Ma'am Mildred. Mabilis na kumilos ang kaharap. Hinihingal siyang pumamewang sa harap ng malaking gate. Nanginginig ang kamay niyang kinuha ang cellphone. Tinawagan niyang sekretarya para ipaalam na baka mahuli siya sa pagpasok sa kumpanya. O baka nga hindi na siya tuluyang makapasok. Kailangan niyang makita ngayon ang kaniyang nanang na nakalabas ng kanilang bahay. Hindi pa man niya na ibababa ang cellphone matapos tumawag, ay rumihistro na agad ang pangalan ng kaniyang ate. Have you seen nanang? Bakas agad sa boses nito ang pag-aalala. We're still looking for her. Sagot ni Otis na ipinagpatuloy ang paglalakad at nagsimula na rin lumayo sa bahay para maghanap. My God, Otis! Dapat makita mo siya agad! She's 76! Baka kung ano mangyari sa kanya sa daan! Yes, ate. Hinahanap ko na siya. At gagawin ko ang lahat just to find her. Hanggang sa matanaw niya ang ilang security. Ganoon na rin ang mga kasambahay. I'll call you back, ate. Patakbong lumapit si Otis sa kanyang lola na inaalalayan ng mga tauhan. Ayaw na ayaw ng matandang umuwi at nagpapahila pa sa mga gwardya. Nanang, where have you been? Mahinahon niyang tanong nang hawakan ang braso nito. Agad na inigkas ng matanda ang braso. Hindi kita kilala! Huwag mo akong hawakan! Galit nitong sambit. Napahinga ang binata. Pinipilit niyang harapin ang ina ng kaniyang mami, ang kaniyang nanang Mildred. Nanang, ako po to si Otis, ang apo niyo. Wala akong ibang apo, si Odessa lang. Nasaan ang anak ko? Patuloy ng kaniyang nanang na iniiwas ang braso na hawak niya. Nanang. Marahang hinawakan ni Otis sa magkabilang braso si Mildred. Pinagmamasdan niya ang nangungulubot ngunit nananatiling maganda nitong muka. Si Ate Odessa, kapatid ko po siya. Hindi niyo po siya anak. Napahawak siya sa pisngi nang sampalin siya ng kaniyang lola. Pigil naman ang tawa ng mga tauhan na nakapaligid sa kanila. Hinimas-himas niya ang pakiramdam niyang namulang pisngi. Sanay naman siya sa ganitong reaksyon ng kaniyang nanang. Sa edad na 70 ay nag-uulyanin na ito, kaya ganito ang mga kinikilos. Lumayas ka sa harapan kong bata ka! Hindi kita kilala! Layas! Tiningnan ni Otis ng masama ang mga tauhan na parang teleserye silang pinanunood. Tulungan niyo kung maipasok siya sa loob. Pormal niyang aniya. Hinayaan niya na lamang ang ilang kasambahay na babae na umalalay sa kaniyang nanang. At baka kung ano pang abutin niya rito. Late na naman yung magaling nating CEO. Ano ka ba? Siyang may-ari nito. Kahit anong oras niya gustong pumasok, pwede. Sagot ni Lian habang naglalakad kasabay ang kaibigan na si Mitch. Isa sila sa mga staff ng creative department. At kaninang alas 7 pa sila ng umaga nagtatrabaho habang ang kanilang mabuting CEO ni Anino ay wala pa rin. Hanggang sa marinig niya ang mga empleyadong nagkakagulo sa ibabang floor, sumilip silang magkaibigan at doon nila natanaw ang pinag-uusapan nilang boss. Tinitigan ni Lian ang binatang nagmana ng kumpanyang pinagtatrabahuhan. Sa kulang isang taon niya ritong nagtatrabaho ay hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na makausap o makadaupang palad ang amo. Alam mo, kahit late yung CEO natin, hindi nababawasan ang pagiging gwapo eh, no? Complete package! 5-star rating! Pero parang ang dami laging inaatupag sa buhay. Parang hindi lang sa kumpanya busy. Sambit ni Mitch na nakatitig din kung nasaan ang kaniyang mga mata. Dinikitan siya ng kaibigan. Tingin mo, may girlfriend na kaya si sir? Pwede pa kayang i-check out yan? Biro pa nito. Sabay silang nagkatinginan at tumalikod. Itsurang yan. Siguradong meron. Eh kung yung hindi nga kagwapuhan, dala-dalawa pa. Ano pa yung makalaglagpan? Huminto sa paghakbang si Otis. Ganoon na rin ang mga kasunod niya. Kitang-kita niya ang dalawang babae na nagdadaldalan habang parang nasa kalsadang nakatambay. Hindi naman matawag ng sekretarya ng binata ang dalawang empleyado. Aksidenteng napalingon si Lian sa pwesto ng CEO.
Otomatikong nahawakan niya si Mitch paharap. Naniga silang magkaibigan habang nakatitig sa mga taong nasa harap. Naroon ang ilang board members, mga executive at ang nandudumilat na executive secretary ng CEO. Hirap na nilunok ni Lian ang laway ng ilipat ang hindi kumukurap na mga mata sa seryosong chief executive officer. What time is it? Formal na tanong ni Otis nang silipin ang suot na relo. Nagmamadali silang nagkatingin ng magkaibigan. Nagsikuhan pa sila kung sinong sasagot. It's... Natatarantang kinuha niyang cellphone sa bulsa ng suot dahil alam niyang walang planong sumagot ang kaibigan. Halos mahulog pa yun sa kamay ng dalaga. It's 8:30 in the morning, sir. Sa pagtaas ng mukha ni Lian ay naroon ang mukha ng binata. Nasa harapan na niya ito at walang emosyong sinalubong ang kaniyang mga mata. Nahigit niya ang hininga. You're right, meaning working hours ngayon. Nang humakbang ito ay tumapat na sa mga paa niya. Kahit kinakabahan ay nilabanan niya ang mga mata ng CEO. So, you must be inside of your department. Not here, na parang wala kayong mga trabaho. Sorry, sir. Parehong yumuko ang dalawang empleyado. Lumapit sa kanilang sekretarya ng binata. I apologize, Mr. Clamor. Please, let me handle these two staff. Binalingan sila ng masamang tingin ng may edad na babae. Which department are you two in? Halos hindi bumubuka ang bibig nito. From the creative department, ma'am. Tugon ni Mitch. Go back to work para hindi nasasayang ang pinapasahod sa inyo. Dagdag ni Otis na sinulyapan ang babaeng nasa harapan niya. Ang dami ko nang alalahanin. Dumadagdag pang mga tulad yung irresponsibleng employees. Nakatungo ang ulo nila hanggang sa lumampas ang kanilang mga boss. Ang yabang, siya nga tong late na pumasok. Bulong ni Lian sa sarili. I want those kinds of employees to learn a lesson. Yes, sir. Sumalampak agad si Otis sa swivel chair at kinuha ang ilang dokumento sa ibabaw ng mesa. Nilipat-lipat niya ang ibang pahina, nang kusang matigilan dahil nanatiling nasa tapat at harapan ng mesa ang sekretarya. What? Your meeting with Mr. Yu this morning was cancelled, sir. Naging mahina ang huling sinabi nito. Napakunot-nuo ang CEO at napahawak sa batok. I had to look for my nanang before I came here. Anyway, we have a lot of work to do. Ako nang bahala. It's my fault. Priority ko ang safety niya. Minsan talaga ay kailangan niyang mamili kung anong uunahin at alam niyang ang kaniyang nanang yon. Nang magtrabaho ang kaniyang mga magulang sa ibang bansa, iniwan na sa kanila ng nakatatandang kapatid ang matanda. Ito ang nag-alaga sa kanila noon sa probinsya. Kaya ngayon, panahon naman para ibalik dito ang lahat ng pag-aaruga nito sa kanila noong sila'y mga bata pa. Kinuha ni Otis ang kanyang nanang Mildred at dinala sa Maynila para matutukan, lalo na't medyo malala na ang Alzheimer's disease nito. Kaya kailangan niya itong mas pagtuunan ng pansin. Isang malalim na hininga ang nagawa niya. Marami siyang dapat asikasuhin para makauwi ng maaga. Sino ba kasing mga chismosang nakatambay sa hallway at napagalitan kanina? Napairap si Lian. Kasalukuyan na silang naghahanda pa uwi nang magsalita ang kaibigan nilang binabain na si Chiki. Correction, saktong napahinto lang kami sa hallway. At saka, galing kaya kami sa Human Resources Department. May kinuha kaming files doon. Katwira ni Mitch. Sumang-ayon naman siya. At saka siya nga tong unprofessional sa trabaho. Giit niya. Wow, tumatapang na si Ate Girl. Namamangha at natatawang sambit ni Chiki na nagtungo pa sa likuran ng silya niya. Alalahanin mo, wala ka pang isang taon sa Clamor Company. Hindi ka pa regular. Sayang ang 13th month pay mo. Patuloy nito. Sinasabi ko lang ang totoo. Tumayo si Lian. Dapat siyang role model sa kumpanya. Pero tingnan mo, tanghali na siya pumasok. Pumalakpak si Chiki na inaya pang ilang kasamahan na gumaya. Masigabong palakpakan ang ibinigay sa kaniya ng mga ito. Sa mga sinasabi mo na yan, parang gusto ko na naming paggawa ng monumento. Para tanghali na tagapagtanggol sa mga naaaping empleyado ng Clamor Company. Lian Makapagal, ang dakilang tagapagtanggol.
anunsyo pa nito. What's happening here? Napatingin silang lahat sa executive secretary na si Sonia. Alerto silang tumayo ng tuwid. Tiningnan sila ng matanda isa-isa, pailalim sa suot nitong salamin. Miss Mitch Francisco and Lian Macapagal from the creative department. Napatingin silang lahat sa inaabot nitong sobre. A letter of reprimand from the CEO. Napatakip sa bibig si Chiki habang pigil naman ang tawa ng mga kasamahan. Nag-aalangan ng anyo nang mauna si Lian na kunin ang sulat. Narinig kong pinag-usapan niyo kanina. I just want you to know na may pinagdadaanan si Mr. Clamor ngayon. That's why he's always late. Hindi niyo dapat pinag-uusapan ng CEO natin. Pasensya na ho, ma'am. Hindi na po mauulit. Pakisabi na lang po kay Sir Otis, pasensya na. Pero hindi po kami nakatambay. We are actually doing our job, ma'am. Sagot ni Lian. Tumalikod na si Sonia at nang makalabas ang sekretary ng department nila, tumaltak na lumapit si Chiki sa kanila habang nakahalukip-kip. Yan ang napapala ng mga empleyadong nagchichismisan sa oras ng trabaho. Napatingin na lang siya sa hawak na sulat. Grabe naman si Mr. Clamor. Letter of reprimand agad? Reklamo ni Mitch. Sa oras na dumating ang panahon na humingi sa akin ng tulong yan, ano namang hihilingin na tulong sa'yo ni Sir? Eh kaya ka nga niyang bilhin. Singit ni Chiki. Hinampas na lang ni Lian ang hawak na papel sa dibdib nito. Parang mas dapat sa'yo yan. Aniya niya bago layasan ng katrabahong nagmamalinis. Palabas na ang dalaga ng kumpanya nang mapatingin sa kanilang CEO. Naiinip itong naghihintay sa labas habang panay ang silip sa relo. Sigurado siyang hinihintay na nito ang sariling kotse. Hello. Yes, pauwi na ako. Napapikit si Otis nang marinig ang pagwawala ng kanyang lola sa kabilang linya. Paminsan-minsan talaga'y nagiging bayolente ito, lalo na sa tuwing hinahanap ang kapatid niyang si Odessa, na akala nito ay kaniyang anak. Speakerphone mo, please. Nanang, this is Otis. Pauwi na ho ako. Tatawagan natin si Odessa mamaya pag uwi ko. Please kumalma kayo. Mahinahon niyang pakiusap. Ito ang payo sa kanya ng mga doktor. Ang maging mas pasensyoso sa mga taong may Alzheimer's disease tulad ng kanyang lola. Alam niyang hindi naman ito gusto ng kanyang nanang. Sadyang ang sakit nito ang nagpapahirap sa matanda. Naluha na lang siyang bigla. Naalala niya ang magagandang memorya kasama ang kanyang mabuting lola. Alam niyang hindi pa sapat ang ginagawa niyang ito para sa itinuturing na pangalawang ina. Nanang, pauwi na ho ako. Tatawagan natin si Odessa. Huwag na ho kayong magwala. Sa naririnig niya ay mukhang naging kalmado ito. Sakto namang dumating ang kotse niyang galing sa parking lot. Kumura pang mga mata ni Lian nang luminga ang CEO. Sandaling naghinang ang kanilang mga mata bago tumaas ang kilay nito at sumakay sa kotse. Bumaba ng ilang baitang ng hagdan ang dalaga habang tanaw-tanaw ang sasakyan. Naunahan siya sa panghuhusga sa binata. At tama rin ang sinabi ng sekretaryang nito na may pinagdadaanan nga ang kanilang amo. Sa naririnig niya ay may inaalagaan itong lola. Wala man sa itsura ng kanilang CEO pero mukhang totoo. Nabawasan ng kaunti ang inis niya rito. Nanang, stay here. Babalikan kita. May meeting lang akong pupuntahan. Pagkatapos uuwi na rin tayo. Okay ho ba yun? Masinsin ang kausap ni Otis si Mildred. Kasalukuyan itong nakaupo sa sofa ng receiving area ng office niya. Isinama niya sandali ang kanyang lola sa kumpanya dahil kailangan niya itong dalhin sa ospital para sa regular check-up nito. Maaga pa naman, kaya a-attend muna siya ng board meeting. Tumango naman ito. Magdamag at hanggang umaga'y kalmado naman ang kanyang nanang matapos makausap ang kapatid niyang si Odessa. Kaya sigurado siyang walang dahilan para magwala ito. Tumayo na siya at sinulyapan ang caregiver na nakatayo. Ikaw munang bahala sa kanya. Yes, Sir Otis. Kinuha niya ng dokumento na kailangan. Muli niyang sinulyapan ang kanyang nanang. Sana naman ay maging mahinahon ito hanggang sa pagbalik niya. Nagmamadali si Lian habang dalang isang papeles pabalik sa kanilang department. Walang katao-tao sa hallway ng kumpanya dahil busy ang lahat. Odessa!
Nabitin pa ang paghakbang niya sa pinto ng marinig yon. Ngumiti siya kahit nagtataka nang makita ang isang matandang babae. Puti na ang maikli nitong buhok, kulubot na rin ang balat at nakahukos ang likod. Pero kahit na ganoon, ay baka saan yun ito ang pagiging marikit. Ano ho yun? Magalang niyang tanong na lumapit dito. Inalalayan at hinawakan niya ang kamay nito. Odessa! Anak! Niyakap siya nito. Umangat ang magkabilang kilay niya. Anak! Patuloy ng matanda. Gamit ang isang kamay ay hinawakan niyang likod ng istranghera. Napaisip siya kung kaninong lola ito at bakit ito nasa loob ng kumpanya. Sinong matapang na empleyado ang dadalhin ng lola sa oras ng trabaho? Sigurado ang kapag may nakakita rito, lalo ng istrikto nilang CEO, ay matatanggal agad sa trabaho. Lola, sandali lang po. Marahang kumala si Lian sa pagkakayapos ng matanda. Nasilayan pa niya ang luha nito. Lola, bakit ho kayo nandito? Nasaan ho ang kasama niyo? Nilibot pa niya ang mga mata sa paligid. Odessa, nung isang araw pa kita hinahanap. Buti at umuwi ka na. Naguluhan ang aniyo niya. Pilit niyang inaalala kung may Odessa ba sa departamento nila o sa kumpanya. Odessa! Anak! Wala na siyang nagawa nang yakapin muli ng matanda. Hindi niya alam kung bakit naramdaman niya ang pangungulila sa init ng yakap nito. Napangiti siya ng kaunti. Wala siyang kinalakihang lola dahil nasa malayong probinsya ang mga ito. Wala rin siyang masyadong kalapit na may edad na tulad nito. Ganito palang pakiramdam ng may kayakap na matanda na pwede niyang tawaging lola. Hay nako nako, Lian! Dinala mo pa ang lola mo rito! Lumabas mula sa pinto si Chiki at iba pa niyang kasamahan. Kapag naabutan ka na naman ni Mr. Clamor, sinasabi ko sa'yo. Hindi ko siya lola. Mahinang sagot niya habang nakayakap sa matandang ayaw siyang bitawan. Takbot lakad si Otis sa loob ng kumpanya. Saglit lang siyang nawala, nawala na rin ang kaniyang lola. Sir, nag-report na po ang security sa ground floor. Hindi pa naman daw po nakakalabas si Ma'am Mildred. Naririnig niya ang hingal ng sekretarya. Call the monitoring room now. Hinihingal din yung sagot habang malayo pa rin ang tingin. Naulit na naman ang ayaw niyang mangyari. Nawawala na naman ang kaniyang nanang. Malaki rin ang building ng kumpanya at hindi biro na makita ito agad-agad. At hindi rin ito pwedeng magpagala-gala dahil nagtatrabaho ang kaniyang mga empleyado. Naririnig ni Otis ang sekretarya na kausap ang mga nasa control room. Hanggang suminto siya sa paghakbang. Nakikita niya sa dulo ng hallway ang kumpol ng mga tao. Nanang! Mahinang wika ng binata. Nanang! Napatingin sina Chiki sa humahangos na boss. Umalis din sila sa dadaanan nito. Nabungaran niya ang babaeng nakatalikod at kayakap ang kaniyang lola. Nanang! Mahinang tawag ni Otis. Napakunot na usilian at nang umikot ang binata ay nagkatinginan sila ng dalagang kayapos ng matanda. Nanang, bumitiw na ho kayo sa kanya. Marahan niyang hinawakan ang mga kamay nito. Ayoko! Sino ka ba? Nangiigkas ni Mildred ang kamay ay tinamaan sa bibig si Otis. Nasapo niya agad yon. Naitikom naman nila Chiki ang labi para pigilan ang pagbungisngis. Alangang napatingin si Lian sa kaharap na amo. Hinaplos niya ang likod ng matanda. Lola, saglit lang po. Magalang niyang aniya. Nag-aarko ang mga kilay ng binata nang mabilis na sumunod ang kanyang lola sa dalagang kayakap. Inayos muna niya ang suot na damit nito bago hinarapan ang matanda at sinulyapan ang binatang amo. She's my grandma. Bakas ang pagkabigla sa anyo ng mga empleyado sa paligid niya. Lola niyo, sir? Ulit ni Chiki habang nakanganga. Hindi, lolo. Narinig mo na nga eh. Busit na sagot ni Mitch. Napalingon naman si Lian sa mga ito. Muling yumakap si Mildred sa tiyan ng dalaga. Nanang! Pigil ni Otis at ang manghahawakan na naman ang matanda ng iamba nito ang siko para sikuhin siya. Agad na pinigilan ni Lian ang matanda. Lola, relax lang po.
huwag niyo naman pong sasaktan ng CEO natin. Mabilis niyang pinutol ang pakikipagtitigan sa amo. Hinaplos-haplos niyang likod ng lola nito. Huminga ng malalim si Otis. Convince her to come with me. Formal na utos niya. Pilit ang ngiti sa labi ni Lian bago hinarapan ang matanda. Lola, sumama na po kayo kay Sir Otis. Sumama na po kayo sa apo niyo. Hindi ko siya apo! Sagot nito. Mabilis na itinikom niyang labi bago naaasiwang tiningnan ang binatang napapahiya na. Odessa anak, umuwi na tayo. Aniya ni Mildred. Nanang, hindi ko siya si Odessa. She's my employee. Tumigil ka! Hindi kita kilala! Para siyang batang sinisigawan ng kanyang lola sa harap ng mga empleyado. Wala siyang nagawa kundi ang pumamewang at mapatingala. Araw-araw talagang nasusubok ang pasensya at pagmamahal niya sa kaniyang nanang. Siya si Odessa, ang anak ko. Uuwi na kami. Iginiya na ng matanda ang dalaga. Teka lang ho, Lola. Hindi pa ho tapos ang trabaho ko. Pigil ni Lian. Huwag mo nang intindihin yung trabaho mo. Ako nang bahala sa boss mo na yan. Muli siyang napatingin ang alangan sa kanilang CEO. Masama ang titig nito sa kanya kaya't ngumiti siya ng asiwa. Sumama ka muna sa amin. Seryosong aniya ni Otis sa dalaga. Wala na siyang magagawa. Sa kapit ng nanang niya rito ay wala itong balak pakawalan pa ang empleyado. Ako ho? Takang tanong ni Lian. Yes. May trabaho pa po ako. Itinas niya ang kamay na may hawak na folder. Kinuha yun ng amo at inilagay sa dibdib ni Chiki na agad namang nasambot ng kasamahan. Tapos na ang trabaho mo. Kaswal na wika nito. Dalhin muna natin si Nanang sa office ko. Obviously, I can't bring her home without you. Inilahad ni Otis ang kamay para ipakitang nakayaka pa rin sa kanyang matanda. Tara na, Odessa! Nang muling igiya si Lian ang lola ng binata, ay wala na siyang nagawa kundi ang maglakad. Hangang-hanga naman sina Chiki habang nakatitig sa palayong kasamahan. Ano pang tinitingin-tingin niyo dyan? Back to work! Seryosong saad ni Otis nang magtungo sa harap ng mga empleyado. Yes, sir! Matuling kumilos ang lahat. Siya naman ay sumunod sa kanyang nanang patungo sa opisina. Hirap ang makakuha ng tiyempo si Otis para kausapin ang dalagang katabi ng kanyang lola sa supa. Nang mapainom ito ng gamot, ay gumawa ng paraan si Lian para tumayo. Diretso silang nagkatitigan. I'm sorry. Parang napilitan at labag pa sa loob ng kanyang boss ang paghingi ng pasensya sa mga nangyari. She has Alzheimer. Paliwanag nito. Tumango siya ng dahan-dahan. Wala kayong dapat ihingi ng pasensya, sir. Hindi naman niya ako sinaktan. Wala hong problema. Napahinga naman si Otis. Hindi niya inaasahan ang isinagot ng kaharap. Maiintindihan naman niya kung maiinis man ito o magreklamo dahil sa nangyayari. Thank you, miss. Nahihiya pa siyang bitawan ng salitang yon nang bumaba ang mga mata sa suot na ID card ng empleyado. Lian Makapagal po. Graphic designer from the creative department. Tiningala niya ito at pinagkatitigan. Ngumiti ang dalaga. Yes ho, sir. Isa ho ako sa mga napagalitan niyo at sinabing mukhang tambay nung isang araw. Pagpapakilala ni Lian. Oh, really? Mukhang napagtanto naman ang kaniyang boss ang gusto niyang ipaalala. Nanatili ang ngiti niya sa labi. Natanggap ko rin po ang reprimand letter niyo, sir. Diniinan pa niya ang huling salita. Nilinis ni Otis ang lalamunan at pakasuwal na inayos ang suot na suot. Hindi niya magawang pagtugmain ang mga mata ng dalaga. May ibang ibig sabihin kasi ang mga ngiti nito. Parang kinukonsensya siya. Sabay silang napalingon sa nagising na si Mildred at manghaharangin ang binata ang matandang palapit na naman sa dalaga. Nang hawiin siya ng kaniyang nanang, muntik pa nga siyang masubsob sa supa. Umuwi na tayo! Hinawakan naman ni Lian ang tila na aalimpungatang lola ng amo. Halika na! Gusto ko sa bahay magpahinga! Ayoko rito!
Napakalamig. Nilibot niya ang paningin sa loob ng magarang opisina ng CEO. Sagad yata sa pinakamalamig ang aircon nito para na silang nasa North Pole sa lamig ng temperatura sa loob. Odessa, anak, halika na, hapon na, umuwi na tayo. Hila-hila siya ng matanda palabas. Nilingan niya ang binatang nakataasang dalawang kamay na nakalahad habang walang magawa. Teka lang ho. Naglinya ang noo ni Otis nang huminto ang dalaga. Hinubad nito ang suot na cardigan at inilagay sa matanda. Napakurap ang mga mata niya dahil sa ginawa ng empleyado. Alalay pa nito ang kanyang nanang palabas ng opisina. Naabutan niyang mga ito sa ground floor. Alam niyang medyo maaga pa para umuwi pero wala siyang magawa. Papakiusapan na lang niya ang graphic designer ng kumpanya na sumama muna sa kanila. Pero hindi sila agad makalabas dahil sa lakas ng bugso ng ulan. Nilingon ni Lian ang binatang lumapit sa kanila. Nanatiling ang tingin nito ay sa patak ng ulan sa labas. Pwede bang sumama ka muna sa amin? Hindi agad siya nakasagot, lalo na nang salubungin nito ang mga mata niya. Matutulog naman si Nanang. For sure, makakalis ka ng maaga. Don't worry, ihahatid kita kung saan ka nakatira. Alok pa nito. Habang nakatitig siya rito, ay lumagpas ang tingin niya at doon niya natanaw ang iba pang kasamahan at si Chiki. Parang mga chismosong kapitbahay na pasilip-silip sa kanila. Naalala niya ang binitawang salita. Ang akala niya walang anumang hihilingin sa kaniyang amo. Pero heto ngayon sa harap niya at humihingi ng pabor. Tila nagdilang anghel siya. Muli niyang binalikan ng atensyon ang mukha nito. Matatanggihan ba niya ito? Hanggang sa dumating na ang kotse ni Otis. Sinulyapan niya ang dalagang nag-iisip. Are you going with us? Tanong niya rito. Tara na, Odessa, at magsisiesta pa ako. Hinawakan ni Mildred ang kamay ni Lian. Hinarapan niya ang matanda at hinawakan ng kamay. Hindi naman magawang ipahalata ng binata na naghihintay din siya ng sagot ng empleyado. Halika na! Ulit-uli ng lola niya rito. Ngumiti si Lian. Sige ho. Napabuga ng hangin si Otis sa narinig. Are you sure? Tanong ng binata ng magtama ang kanilang mga mata. Yes sir. Hindi na niya iisipin na para ito sa amo niya. At ano ba ang maliit na bagay na pagbigyan ng isang matandang nag-uulyanin? Isa pa, habang hawak ng lola ng CEO ang kamay niya, parang hindi na ito bibitaw pa. Masyadong malambot ang puso niya sa katulad nitong may edad. Hindi pa niya naranasang makayakap o makahawak ng nangungulubot na palad ng isang matanda. Para sa kanya bago ang pakiramdam na ito at ramdam niya ang sayang nabubuo sa puso niya. Unang inihatid ni Otis ang lola niya sa loob ng sasakyan matapos kausapin ni Lian. Nakatanaw pa rin ito sa bintana ng lapitan niya ang graphic designer. Nakahawak ang dalaga sa magkabilang braso dahil formal sleeveless ang suot nito. Huminto siya sa isang baitang ng hagdan at hinubad ng isang kamay ang suot na suit bago inabot rito. Huwag na sir, okay lang. Tanggi ng nahihiyang dalaga. Come on, take it, and let's go. Mas lumapit pa ito sa kanya habang nakaabang na ang payong kung saan siya sisilong. Hindi na po talaga, makapal naman po ang balat ko kaya. Hindi na natapos ang sasabihin ni Lian nang ibinaba ni Otis ang payong at nagtungo sa kanya. Pigil ang hiyaw nila Chiki at ibang empleyado ng glamour company ng isuot ng CEO nila ang mamahaling suit kay Lian. Inayos pa nga nito ang pagkakasuot ng suit jacket sa kanya. Let's go. Casual na yaya ng binata sa tulalang dalaga. Napilitang sumunod si Lian nang umabante ang boss na may dalang payong. Sir, nakahanda na po yung dinner. Thank you. Sagot naman ni Otis bago tumingala sa hagdan. Nasa itaas pa rin ang empleyado niya kasama ang kanyang nanang. Matyaga naman siyang naghihintay. Hanggang sa marinig niya ang ilang yabag, agad siyang tumalikod at kunyaring may kinukutkot sa cellphone. Sir, tawag ni Lian, kaswal na humarap ang binata. Tulog na ho si Ma'am Mildred, mauna na ho ako.
You can have dinner here. Bumaling pa si Otis sa dining area. Napatingin naman doon ang dalaga bago muling nagtagpo ang kanilang mga mata. Thank you, sir, pero gabi na po. Then I'll take you home. Nagkatitigan sila. Naasiwa naman ang binata. I'm just returning the favor, Miss Makapagal. Isa pa, umuulan na. Mahihirapan kang maghanap ng masasakyan. Sanay ho akong mag-commute, sir. Hindi rin po ako humihingi ng kahit anong bayad. Masaya ako na matulungan ng lola nyo. Wala ho akong hinihinging kahit anong kapalit. May gusto lang po sana akong itanong. Go ahead. Sino po si Odessa? Nag-umpisa na silang humakbang palabas ng bahay. Ate ko. Ate nyo? Naguguluhan niyang tanong. May nanang thought na ate ko ang anak niya, pero si ma'am talaga yon. Pareho silang nasa States ngayon. Siguro ho, miss na ni Ma'am Mildred ang mami nyo. I guess so. Ang kaso hindi pa sila pwedeng umuwi kaya nahihirapan talaga si nanang. Narating na nila ang entrada ng bahay. Sinili pa sandali ni Otis ang langit. Mahinang ambon na lang ang bumabagsak mula roon. Napukaw ang atensyon nila sa pagdating ng isang sasakyan. Sumakay ka na. Ihatid ka ni Manong Pepe sa bahay niyo. Akala ko po kayong maghahatid. Nag-arko ang kilay ng binata. Ang ibig kong sabihin, uuwi na po ako. Nagmamadaling pumasok sa kotse sa Lian habang sapo-sapo ang bibig. Wala pa man sa loob ng creative department ay nag-aabang na sila Chiki. Good morning, Rapunzel! Este, Lian pala. Tumawa pa ang binabaing kasamahan. Nilagpasan niya na lamang ito. Sumunod agad ang mga ito sa kaniya papunta sa cubicle. Anong latest sa inyo ni Sir? Kumusta yung balur niya? Yung lola niya? Huminto siya sa paglalakad. Napapreno naman ang mga katrabahong nasa likuran niya. Halos tumama nga ang nguso ni Chiki sa braso niya nang pumihit siya paharap. Ngumiti ang dalaga sa mga ito. Kaya mas lalong nasabik si na Chiki. Bongga ba yung bahay nila? Malapalasyo ba? Secret. Muli siyang tumalikod sa mga kasamahan habang nakangiti. Habol na habol sa kanya si na Chiki na gustong-gustong makasagap ng chismis. Nagkakandaingay ang mga empleyado nang maabutan ni Otis. May mga lumilipad pa ng ilang papel galing sa mga cubicle. Humalukip-kip siya at pinanood ang creative department. Ngayon lang siya napadpad dito at hindi niya inaasahang ganito kagulo ang mga staff dito. Hinanap ng mga mata niya ang dahilan kung bakit siya narito. Hanggang sa mahagip ng paningin niya ang dalaga. Seryosong-seryoso ito habang may hawak na lapis at nakatutok sa monitor ng computer. Napatitig si Otis kay Lian. Nang hawiin at iipit nito ang hibla ng buhok sa tenga, pakiramdam ng binata ay naging slow motion ang galaw ng dalaga. Ipinatong nito ang siko sa ibabaw ng mesa at kaswal na nilaro-laro sa pagitan ng mga daliri ang lapis. Sa magulong lugar na nakarehistro sa kanya ay ito lang ang kahali-halina. Napatitig siya sa mukha nito. Napangiti siya ng hindi inaasahan. Mr. Clamor! Napahinto ang lahat sa creative department nang tumayo ang direktor at tawagin ang pangalan ng kanilang CEO. Sabay-sabay pa silang napalingon sa pinto. Nabitin ang ibabatong papel ni Chiki nang makita ang boss. Hi everyone. Formal na bati ni Otis nang humakbang. Good morning, Mr. Clamor. Sinalubong siya ng manager ng department. Pasimple pa nitong sinipa ang iba pang naggalat na papel sa sahig. I apologize for this mess, sir. Ngayon lang po ito dahil medyo busy po kami sa mga conceptual campaigns at frameworks. May kailangan po ba kayo, Sir Otis? Ngiting-ngiting dagdag ng manager. Well, akala ko nga naligaw ako. Akala ko sa isang dump site ako napunta. Tugon niya habang nakatingin pa rin sa mga kalat. Bakit kaya nandito si Sir? Mahinang tanong ni Chiki habang pasimpleng pinupulot ang ilang papel na nasa sahig. Sabay-sabay na napatingin ng lahat kay Lian na kagat-kagat ang dulo ng lapis. Oh, bakit? Takang tanong ng dalaga. Lian! Nilingan nila ang kanilang manager.
Mr. Clamor is looking for you. Nagtama ang kanilang mga mata ng binata kahit na nasa malayo. Narinig niya ang ilang kinikilig na kasamahan. Sana all pinupuntahan ng CEO sa squatter area. Aniya ni Tricky na ang tinutukoy ang department nilang marami ang nagkalat. Miss Makapagal! Yes, ma'am. Mabilis siyang tumindig. Ganda mo, girl! Rinig niyang sambit ng mga kasamahan. Nahihiya siyang lumapit sa mga boss niya. Iwan ko na po kayo. Hinayaan muna nilang makaalis ang manager bago niya hinarap ang CEO. Good morning, sir. Miss Makapagal, sorry for bothering you. Ayos lang ho, sir. Huminga ng malalim si Otis bago namulsa. Nahagod pa niya ang batok sandali. Ano po yun, sir? Sabihin niyo na po kung hindi masasayang ang pinapasahod niyo sa akin. Hinahanap ka ng nanang ko. Napatitig siya sa mga mata ng binata. Aggressive siya ngayon at gustong gusto ka niyang makita. Pwede ka bang sumama muna sa akin? Bago pa siya tuluyang matulala sa maamo at nakikiusap na mukha ng kanilang CEO, ay umiwas na siya ng tingin. Nilinis niyang lalamunan na parang may nagbarang paghanga rito. Sige po, kung ano po ang matutulong ko, gagawin ko po, sir. Bitawan niyo ako! Nanang! Mabilis na lumapit si Otis sa matandang nagwawala. Hawak-hawak ito ng caregiver nito at mga kasambahay. Let her go. Aniya sa mga ito dahil nakikita niyang nahihirapan at hinihingal ang kanyang lola. Nanang! Naawa niyang sambit. Lalapitan ni Otis si Mildred nang hawiin ito ng matanda at lumapit kay Lian. Odessa! Anak! Alangang napatingin ng dalaga sa binatang bumibilog ang butas ng ilong. Inalalayan niya ang matanda. Lola Mildred, kumalma po kayo. Apo niyo po si Sir Otis. Hindi ko apo yan! Wala pa akong apo. Ikaw lang ang anak ko. Muli niyang binato ng tingin ang binatang halo-halo ang emosyong nararamdaman. Naawa siya rito dahil hindi ito nasasadyang saktan ng matanda ng gano'n na lang. Naiintindihan naman nila ang kalagayan nito, pero tao lang din naman ang apo nito nasasaktan, lalo na sa paraan ng pagtrato nito sa apo. Tumalikod si Otis habang nakabilog ang kamao. Nagagalit siya, hindi sa kaniyang nanang, kundi sa sakit na meron nito. Gusto niyang maintindihan ng lahat, pero minsan gusto na lang din niyang sumuko. Pinanood niya si Lian sa dining table na sinusubuan ng kanyang nanang ng pagkain. Naroon siya sa labas ng bahay at nagpapahangin. Lola Mildred, dapat ho mag-sorry kayo sa apo niyo. Sinong apo? Yun ho. Itinuro ni Lian ang nakatalikod na binata sa labas ng glass wall ng bahay. Hindi ko siya apo. Hindi ko kilala ang bata na yan, Odessa. Sige ho, ganito na lang. Dapat mag-sorry pa rin ho kayo sa kanya dahil nasasaktan niyo siya. Nanatiling nakatanaw ang matandang nakakunot ang noo sa apong nasa labas. Nagmamalasakit lang ho siya sa inyo kasi mahalaga kayo sa kanya at mahal niya kayo. At saka ho, ayaw niyo ho bang magkaroon ng ganyan kagwapong apo? Sandali lang. Nobi mo ba siya, Odessa? Oho? Nagulat pa siya nang humarap ang matandang akala mo ay inang nagsusungit habang nagtatanong ang anyo. Yung lalaki na yon, nobi mo ba siya? Hindi ho. Si Otis po ay apo niyo. Hindi niyo ba siya matandaan? Ask her to stay with you. Ate, hindi pwede. Nakakahiya. Konting panahon lamang, Otis. Tatapusin ko lang to. Then I'll go home. We can take care of nanang together. Suwestyon ni Odessa sa kabilang linya. Mabilis na umiling si Otis. Labis na ang hihilingin niyang yon sa empleyado. Nahihiya na siya rito dahil sa laging paghingi niya ng pabor para unawain at alagaan ang kaniyang lola. Hindi niya alam kung kaya niyang hilingin na mananatili pa ito sa bahay nila. Sige na, Otis. Gusto mo ako ng kakausap? No, ate. Sir? Mabilis niyang ibinaba ang cellphone at humarap. Naroon ang kanyang nanang at ang dalagang pinag-uusapan.
may sasabihin po sa inyong nanang nyo. Marahang nagtungo sa kanyang matanda. Pasensya ka na, iho. Napangiti siya ng malungkot. Natigilan pa siya nang abuti ng kanyang nanang ang kanyang kamay. Ramdam niya ang mainit nitong palad. Nang tingnan niya ito sa muka, nagbalik ang mga alaala nila noon kung paano siya nito alagaan noong nasa ibang bansa pa ang mga magulang. Napagtanto niyang kulang pa ang pagtitiis niya at pagpapasensya rito. Mas dapat niyang unawain pa ito. Nangilid ang mga luha ni Otis, matapang siya sa lahat ng bagay. Pero ngayon nahawak ng kanyang nanang ang kamay niya, naging marupok ang puso ng binata. Ayos lang ho yun ang... Naiiyak niyang sagot na hinawakan ng mas mariinang palad nito. Sana lang laging ganito kakalmado ang kanyang lola para mas maiparamdam niya ang pagmamahal niya para dito. Para rin mapaalala niya sa nanang niya na siya ang dating batang inaalagaan at minahal nito noon. Ang sabi sa akin ng anak kong si Odessa, nobyo ka raw niya. Lumaki ang mga mata ni Lian na nagluluhana. Awang ang labi niya, lalo nang magtagpo ang tingin nila ni Otis. Talaga ho? Ay, wala po kong sinabing ganyan, sir. Mabilis niyang tanggi. Alagaan mo tong anak kong si Odessa. Inabot ni Mildred ang kamay ng dalaga bago ipinahawak sa palad ng binata. Nagkatitigan silang dalawa. Sir, mabilis na sinalubong ni Lian ang among dalang folder at laptop niya. Nako, pasensya na po. Nag-text siya sa mga kasamahan na ipadala ang gamit niya at dito na niya tatapusin ang trabaho. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin siya hinahayaan ng matandang umuwi. It's okay. Hindi ibinigay ni Otis ang mga dala sa halip ay dumiretso ito sa sala. You can do your work here. Nahihiyang sinalubong ng dalaga ang mga mata niya at mahinhing naglakad sa malawak na sala. Where's nanang? Nakatulog na ho. Ganun ba? Natahimik sila sandali. Naalala ni Otis ang ibinilin sa kanya ng kaniyang ate. Pero ngayong nakatitig siya sa mga mata ng dalaga, tila ba nabahag ang buntot niya. Magtatrabaho na po ako, sir. At manguupo si Lian sa carpet nang magsalita ang binata. Lian, walang ideya itong nagbaling sa kanya. I know this is too much to ask, but can you stay with us? Banayad na umawang ang labi nito. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag o kung maintindihan mo ba. Ang alam ko lang ngayon, gusto kong ibigay ang makapagpapasaya sa nanang ko. Mahal na mahal niyo po talaga siya, sir, no? Dahan-dahan itong tumango. Siya ang tumayong nanay ko hanggang ngayon. She took good care of me and my sister. Panahon na para kami naman ang mag-alaga at mag-aruga sa kanya. At hindi ko yun magagawa kung wala ka. Bumuntong hininga si Lian at tumitig sa sahig. Kahit sandali lang, Lian. Kahit ilang araw lang, pagbigyan mo ang nanang ko. Binalikan niya ng tingin ang mga nakikiusap na mga mata nito. Sandali pa niya yung nirurok at nabasa niya roon ang lungkot. Kung ako lang sana ang kailangan niya, I won't bother anyone. I won't bother you. Pero hindi ako ang gusto niyang makasama. Malungkot na dagdag pa nito. Hindi yan totoo, sir. Sigurado akong mahal na mahal ka ng nanang mo. Kaya hindi kanya kailangan kasi alam niyang nasa tabi ka niya. Maliit lang ang ngiting ginawa ni Otis sa narinig. Alam niyang hindi mo siya iiwan. Isa pa, lagi mong tatandaan na kung ang isip niya nakakalimot, siguradong hindi ang puso niya. Wala ka man sa alaala niya, siguradong nasa puso ka niya. Lumambot ang mukha ng binata at agad na nagbabadya ang butil ng mga luha. Wala naman siyang pagdududa sa pagmamahal sa kanya ng kanyang nanang. Noon pa man ay ibinigay na nito ang lahat ng pag-aaruga sa kanilang magkapatid. Alam niyang mahal siya nito. Sadyang naapektuhan lang ng sakit ang kanyang minamahal na nanang. Nagtungo si Lian sa harap ni Otis matapos masilayan ang luha nito. Itinaas niya ang kamay at tinapik ang binata sa likod.
Hindi man niya naranasan ang maging apo, alam naman niya ang pakiramdam ng nagmamahal. At nakikita niya kung gaano kahalaga sa binata ang lola nito para hilingin ang ganitong bagay sa kanya. Hanggat akala pa ni Lola Mildred ako si Odessa, sasamahan ko siya. Sasamahan ko po kayo. Tiningnan siya ni Otis at isang ngiti ang ibinigay niya rito. At tubiling at tubili si Lian sa pagtatrabaho sa mesa. Nakaupo siya sa carpet ng sala. Mas komportable siya rito. Hindi katulad kapag nasa department siya bukod sa mga kasamahang hindi maubusan ng tanong, hindi pa siya ganoong makapag-focus. Hi. Inilapag ng binatang tasa ng kape sa mesa niya bago umupo sa isang sopa. Salamat, sir. Call me Otis. Napahinto siya sa pagsusulat. Baka marinig ka pa ni Nanang. May mag-trigger pa ron. Nilingon niya ang CEO. Kasual itong yumuko at pinatong ang mga siko sa ibabaw ng mga tuhod. Ang isang kamay nito ay may hawak na tasa ng kape. Hindi niya ito kailanman inakala dahil tinatanaw-tanaw niya lang ang may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Ngayon, ganito ito kalapit sa kanya at kasabay pa niyang magkape. Kumuha ng isang papel si Otis at binasa-basa yon. When you're done with your work, pwede natin kunin ang mga gamit mo at dalhin dito. Sige, Otis. Natigilan ng binata nang marinig ang pangalan ng kahit walang anong kapormalan hanggang sa mapangiti siya ng walang dahilan. Nang sumandal siya sa sopa at dumikwatro ay pinagmamasdan niya ang dalagang nakaupo. Sinong kasama mo sa bahay? Tanong ni Otis habang lulan sila ng sasakyan. Mag-isa lang ako sa apartment. Nasa probinsya ang mga magulang ko. Simula ng mag-college ay sa Maynila na siya na natili hanggang sa magtrabaho. Hindi naman sila ganung kahirap sa buhay. Isa lang siyang anak at may isang maliit na grocery store ang mga magulang. Ikaw lang mag-isa? Nilingan ni Lian si Otis. Nagkibit-balikat ito at kanang kamay lang ang hinawak sa manibela habang prenteng nakasandal. Baka may kasama ka pa. Anyone like boyfriend? Wala ho. Napangiti ng abot langit ang binata na pinagtaka naman ng dalaga. Inihilig niya ang ulo para silipin ito. May nakakangiti ba sa sinabi ko? No, wala naman. Kinontrol ni Otis ang emosyon. Ang hirap lang paniwalaan. Ang alin. Binalingan siya ni Otis na walang nagkakagusto sa'yo. Hindi siya nakakibo. I mean, maganda ka. Kumura pang mga mata niya. Mabait. Kahit sinong lalaki, mahuhulog sa'yo. Mabilis na bumalik ang atensyon ng binata sa pagmamaneho ng matauhan sa mga sinabi. Tila may dumaang anghel sa katahimikan na nakiraan sa kanila. Hanggang sa makarating na sila sa sinasabing apartment ng dalaga. Kasakasama ni Lian si Otis sa pag-akyat ng hagdan. Maupo ka muna dyan. Maglalagay lang ako ng ilang damit sa bag. Okay, thank you. Pumasok sa isang pinto ang dalaga. Naiwan siya sa sala. Maliit lang kung tutuusin ang inuupahan nito pero malinis ang buong bahay. Lian! Lumingon siya kung saan galing ang boses. Tatayo na sana siya para buksan ang pinto nang lumabas si Lian. Ako na. Aniya nito. Buti naman. Naabutan kita rito. Ikaw pala, Jake. Kumusta ka? Ilang araw na akong nagpapabalik-balik dito. Bakit naman? Sumingit si Otis sa usapan at umakbay pa sa dalaga. Naglinya ang noo ni Lian at napatingin sa kamay nito na nasa balikat niya. Naglaro ang nalilitong ngiti sa labi ng kapitbahay na si Jake. Sino siya? Sino pa sa tingin mo? Seryosong baliktanong ng lalaking kaharap. Piniksi ng dalagang balikat ng binata pero hindi nagpatinag si Otis. Mas sinikipan lang ng binata ang pagkakaakbay sa kanya. Halos mapunta sa leeg niya ang braso nito at mapayakap sa katawan nito. Now, answer me. Bakit ka naman nagpapabalik-balik dito? Ah, wala naman. Let's get inside. Kunin mo na mga gamit mo.
na natiling nakakbay siya kay Lian, nangiikot ito patalikod sa lalaki, ay ginamit niya ang paa para abutin ang pinto at isinarado yon. Lola, papasok lang ho ako sa trabaho ah. Sige anak, mag-ingat ka. Nang haplusin ang matanda ang pisngi niya, ay napangiti siya. Anak na anak talaga ang turing nito sa kanya. Hinawakan niya ang kamay nito at tumango. Nangungulila rin naman siya sa mga magulang, lalo na sa ina. Oo at nababawasan ang lungkot niya sa tuwing kausap niya ang mga ito sa cellphone, pero hindi yun nawawala. Minsan na rin niyang naisip magbakasyon pero masyadong maraming trabaho. Makikinig po kayo kay Ate Rica ha? Pagtukoy niya sa caregiver nitong nakatayo sa gilid. Oo. Siya, alis na. Baka mahuli ka pa sa trabaho mo. Nanang, I'll go ahead. Nilingan ito ang apong binata na may hawak na laptop bag at pormal na pormal ang suot. Sino ka ba ha? Nagtatakang tanong nito kay Otis. Lola, siya po si Otis. Di ba po sabi ko sa inyo? Apo niyo siya. Paliwanag ni Lian nang hawakan ang matanda. Wala nga akong apo. Wala ka pa namang anak, hindi ba? Bakit? Nabuntis ka na ba? Hinawakan pa nito ang tiyan ni Lian. Nanang, pigil ng binata sa kamay ng kaniyang lola. Nobi mo siguro ito. Tinuro pa ni Mildred ang sariling apo. Napatingala na lang sa langit si Otis. Kailan ba siya maaalala ng kanyang sariling nanang? Ano? Ikaw lalaki ka, ha? Pinagahampas pa nito ang binata. Tama na po, Lola. Pinipigilan ni Lian ang matanda sa patuloy na ginagawa kay Otis na hindi man lang umiiwas sa bawat hampas ng matanda. Basta na lang inagaw ni Mildred ang hose ng tubig sa garden na hawak ng isang kasambahay at itinapat sa nakasuot na binata. Bubuntisin mo pa tong anak ko! Sigaw nito. Itinatago naman ni Otis ang mukha sa nakataas na bag, hindi rin makalapit si Lian sa matanda. Galit na inihagis ng binata ang daladalang bag. Lumapit ito sa lola nito at hinablot ang hose. Napaigtad at napatingin si Lian kay Otis. Malakas na binato nito ang hawak kung saan. At matigas na matigas ang anyong binalingan ng tingin ng sariling lola. Nakakapagod na! Kumura pang mga mata niya habang pinanunood kung paano nito kausapin ang natahimik na matanda. Pagod na ako, nanang! Nabasag ang boses ni Otis habang nagkakandaiyak na. Hingal na hingal din siya sa galit. Ano bang gagawin ko para lang bumalik kayo sa dati? Nawawalan niyang pag-asang tanong dito. Nanatiling nakatingala lang si Mildred sa namumulang leeg at mukha ng apo. Mahal kita, nanang. Pero napapagod din ako. Mahinang dagdag nito. Hindi na ako maasang maaalala niyo ako. Ang gusto ko lang, maalagaan kayo. Pero bakit napakahirap gawin yun? Lumapit si Lian sa matandang sinisinghala ng galit na binata. Seryoso niyang tiningnan si Otis. Tama na, Otis. Aniya rito. Doon lang napatras ang paa ng apo ni Mildred. Nakita niya kung paano takpa ng dalaga ang tenga ng kanyang lola. Tinitigan niya muli ang kanyang natatakot na nanang. Iba talaga kapag low sa CEO kahit 1 hour late, baliwala. Wala sa loob na naglalakad si Lian patungo sa lamesa niya. Naroon pa rin siya sa eksena ng magalit si Otis. Hoy, ano na? Kumusta yung lola niyang may Alzheimer's? Akala pa rin ba ikaw yung anak niya? Nagtawanan pa ang mga kasamahan niya. Seryoso niya itong binalingan ng tingin. Anong nakakatawa doon? Tanong niya. Huminto naman ang mga kasamahan niya. Ito naman ang seryoso? May mga bagay na dapat siniseryoso, Chiki. Putol niya. Natameme naman ang kaibigan. Nilapitan siya ni Mitch nang mapansin ang pagiging tahimik niya. Lalo na kung nasa gantong sitwasyon, hindi birong karamdaman ang pinagtatawanan niyo. Hindi lang yun basta Alzheimer's disease lang. Mariin niyang wika. Napahiya naman ito. Kung alam niyo lang yung pinagdadaanan nila, ewan ko lang kung makatawa pa kayo. Pinupunasan ni Otis ang sarili ng tissue. Nasa loob na siya ng opisina.
hubad ang suot na jacket niya at tanging basang polo lang ang suot. Kusa siyang natigilan nang sumagi sa isip kung paano niya sigaw-sigawan ang kaniyang lola. Nagkiskisa ng mga ngipin niya at inis na binato ang tissue. Nahawakan niya rin ang noo. Naiinis siya sa sarili dahil sa ginawa niya sa kaniyang lola. Unang beses niyang magalit at singhalan ito. Masama ba siyang apo? Kung minsan simpleng pag-intindi niya rito, hindi niya magawa. Inalis niya ang botones ng polo. Mr. Clamor, nasa labas po si Lian. Gusto kayong makausap. Silip ng kanyang sekretarya. Kahit hindi siya sumagot, ay alam na nito ang gagawin. Saktong nakatalikod at hinubad ni Otis ang polo nang pumasok ang dalaga. Hindi nakatras si Lian kahit na nakita niya ang mga namumutok na palikpik ng CEO. Sir, patuloy lang ito sa ginagawa. Tumawag ho sa akin si Ate Rica. Nagwawala raw ho si Lola Mildred. Huminto lang sandali si Otis bago kaswal na pinagpatuloy ang pagbibihes. Otis, tawag niya. What do you want me to do? Tanong nito nang humarap at nag-aarko ang mga kilay. Hindi naman siya nakasagot. Ano nga ba? Anong magagawa nito? Eh ganong alam naman nilang hindi naman ito ang hinahanap ng matanda. Tell me, Lian. Nangahamon na nagtungo ito sa kanya. Seryoso niyang tiningala ang mukha ng binata. Anong gagawin ko to stop her? Hindi ako ikaw. My nanang doesn't even remember me. Naroon ang pait sa himig ni Otis. Anong magagawa ko para sa kanya? Saluhin lahat ng hampas niya? Yun lang bang pwede kong gawin? Itinungo ni Lian ang ulo nang konting agwat na lang ang mukha nito sa kanya. Hindi niya alam na aabot sa ganito si Otis. Kahit nakikita niya na mahal nito ang sariling lola, alam niyang napapagod din ito. Nawawala ng pag-asa. Sa sakit na walang lunas. Kumisap ang mga mata ng binata nang matagpuan ang sarili sa harap ng dalagang nakayuko. Napalunok siya. Nakabibingi ang katahimikan na bumabalot sa loob ng opisina niya. Huminga si Lian. Tinitigan niya ang kamay ni Otis bago inangat ang muka. Tipid siyang ngumiti rito. Ako na lang munang bahala sa nanang mo. Pero gusto ko sanang malaman mo na ayos lang mapagod ka. Pero hindi ang sumuko. Naaninag niya ang mga mata nitong kumurap. Pigil niya ang mga luha habang pinagmamasdan ang pagod at walang pag-asang anyo ni Otis. Kung pati ikaw, susuko sa nanang mo? Sino pang kakapitan niya sa pinagdadaanan niya ngayon? Siguro sasabihin mo, hindi ko alam ang nararamdaman mo. Pero maniwala ka, umaabot sa akin ng puso mo. Nararamdaman ko na mahal mo ang nanang mo. At yun ang panghawakan mo. Ayos lang mapagod at magalit. Pero sa ganitong sitwasyon, sana lagi mo siyang isipin. Nung ayos pa siya, nung naaalala ka pa niya. Kasi sigurado ako, hindi ka man niya maalala ngayon o sa susunod pang panahon. Hindi ka nakakalimutan ng puso niya. Ikaw pa rin ang pinakamamahal niyang apo. Tuluyang pumatak ang mga luha ni Otis. Ano bang mas mahalaga? Ano bang mas matimbang para sa iyo, Otis? Kung hindi ka lalaban, sinong gagawa nun para sa nanang mo? May mga luhang hinawakan ni Lian ang isang balikat ng binata at pinisela. Magpahinga ka muna. Kailangan mo yun. Katabi ni Lian si Mildred sa kama. Nilabas niya ang isang photo album na nakita niya. Nilipat-lipat niya ang pahina na naroon. Lola Mildred, oh. Ikaw to at si Otis. Itinuro niya ang isang lumang litrato kung saan baby na baby pa ang binata. Karga-karga pa ito ng malakas na si Mildred. Nasa labi ng lola ng CEO nila ang magandang ngiti. Sayang-saya buhat si Otis. Ito pa ho, oh. Birthday niya to. Sa bawat paglipat nila ay may litrato ang maglola. Dahil doon ay mas naintindihan niya ang hinanakit at pagkabigo ng binata sa sitwasyon ng lola nito. Ako ba ito? Tanong ng naguguluhang si Mildred. Oho, kayo yan. Kayo po ang nag-alaga kay Otis. Yung gwapong binata na
Tinapatan niyo ng host kanina? Nilingas siya ng matanda. Ah, yung batang sinigawan ako. Nakasimangot na tugon ito. Hindi agad siya nakasagot. Apo ko ba yun? Ay bakit ganoon? Lola, hinawakan niya ito sa braso. Nadala lang ho siya ng nararamdaman niya. Hindi niyo ho kasi siya matandaan dahil may sakit kayo. Wala akong sakit, Odessa. Baka ang batang yun ang may sakit. Lola, mahal na mahal kayo ni Otis. Tingnan niyo ho o kahit sa picture, lagi siyang nakakapit sa inyo. Itinuro ng daliri niya ang isang litrato. Lola, ay bakit niyo ako sinisigawan? Bulong pa rin ang matanda na parang nawala sa mood at patuloy na nilipat-lipat ang pahina. Napabuntong hininga na lamang si Lian. Mahirap talaga pala ang gantong klaseng sakit. Alam niyang hindi sinasadya ng matanda ang lahat. Kapareho lang din ito ni Otis na biktima ng tadhana. Nag-ipon ng hininga ang binata pagkatapos ay sinulya pa ng dalagang nasa veranda. Mag-uumaga na pero nagtatrabaho pa rin ito dahil siguro sa pag-aalaga sa nanang niya. Nakokonsensya tuloy siya. Siya dapat ang gumagawa ng bagay na yon. Siya dapat ang napapagod. Napatingin si Lian nang may humawak sa likod niya. Tumabi sa kanya si Otis. May tutulong ba ako? Ayos lang, patapos na rin naman ako. Tumango lang ang binata. Hanggang mahagip na mga mata niya, ang isang photo album sa ibabaw ng mesa. Binalingan siya ng dalaga. Ang sabi, maganda raw na pinapakita sa may mga Alzheimer's ang mga pictures nila. Para kahit papaano, bumalik sa alaala niya. Binuklat niya yon at parang mas nalungkot siya nang makita ang malakas, masigla at masaya niyang nanang. Pinagmamasdan ni Lian ang malambot na mukha ni Otis. Ramdam niya ang pagpipigil ng emosyon nito. Kaya't lumapit siya at iginiya ang binatang sumandig sa kanya. Hinaplos-haplos niya ang buhok ni Otis na nasa balikat niya. Maaalala ka rin ng lola mo. Sigurado ako riyan. Nanang. Napangiti si Lian nang makitang inaabot ni Otis ang punpo ng mga pulang bulaklak sa matandang katabi niya. Umupo pa ang binata sa tapat at ibaba ng kanyang lola. Nanang, pasensya na ho kayo sa inasal ko. You don't deserve it. Mali ho ang ginawa ko. Dapat ako ang unang umiintindi sa inyo. Maling sigawan ko kayo at hindi irespeto. Bukod sa may mas edad kayo sa akin, kayong dahilan kung bakit ako nandito. Kinuha nito ang kamay ni Mildred. Wala hong tamang paliwanag sa nagawa ko. Pero gusto kong malaman nyo na hindi na yun mauulit. I promise not to do that again. Sa pagkakataon na ito, mas kailangan nyo ng mas pag-intindi pa. Katulad ng ginawa nyo sa akin noon, nung makulit pa akong bata. Ngumiti pa ito habang may mga luha sa mga mata. Mahal na mahal ko kayo, nanang. Dumukwang pa si Otis para halikan sa pisngi ang matanda. Alam niyang hindi siya perpekto pero sisikapin niyang mas maging mabuti pang apo na may mataas na respeto sa kanyang lola, lalo na at may pinagdadaanan ito. Lian. Huminto sa paghakbang si Lian. Binalikan niya sa garden ang ilang gamit na naiwan matapos nilang pumasok sa loob ng bahay. Huminto siya at humarap kay Otis. Para sa'yo. Kumura pang mga mata niya ng masilayan ang isang piraso ng pulang rosas. Napangiti ang dalaga. Mukhang natira yan sa mga bulaklak ni Lola Mildred ah. Inisip niyang naiwan o baka naman nahulog ito sa pagkakabungkos ng mga rosas. Kaya napulot ng binata kung saan at binigay sa kanya. No, kompleto ang roses na binigay ko kay nanang. Those 15 flowers symbolize my apologies to her. Tiningnan nito ang hawak na isang pulang rosas. And this one means... Nalunok ni Lian ang laway nang pailalim pa siyang binato ng atensyon ni Otis. Nangungusa pa ang magandang mga mata nito. One and only love. Napatitig siya sa binata. I am giving you my heart, Lian. Hindi siya nakasagot. Gusto pa niyang itanong sa sarili kung tama ba ang pagkakarinig niya sa binata.
Humakbang si Otis. Sumagot ka naman. Mahinang aniya nang mapagmasdan ng tulalang imahe ng kaharap. Nabigla yata ito sa pagtatapat niya. Masyado bang mabilis? Mabilis din kasing nahulog ang puso niya para sa dalaga. Sir! Humahangos na pumasok sa romantikong eksena ang caregiver. Sir Otis, si Ma'am Mildred po, nawawala! Ano? Hindi makapaniwala ang tanong ni Otis. Sabay na tumakbo ang dalawa palabas ng bahay. Saan natin siya hahanapin? Kinakabahang tanong ni Lian. For sure, hindi pa siya nakakalayo. Tara na. Hinawakan niya ang kamay ni Lian at sabay na tumakbo. Naka-alerto na rin ang seguridad sa buong village. Patuloy rin si Lian at Otis sa paghahanap habang magkahawak kamay. Naglalakad ang nakayukong si Mildred. Nagsasalita rin ito mag-isa. Parating naman ang mabilis na sasakyan. Saktong natanaw ni Otis ang kanyang nanang. Pareho silang napabitiw sa kamay ng isa't isa ng dalaga. Dahil sa papalapit na kotse sa matanda. Nanang! Nahihintakot ang hiyaw ng binata. Si Lian naman ay nanatiling tulala. Naguunahang nalaglag ang mga luha niya. Mabilis na tumakbo si Otis papunta sa kanyang nanang. Kahit alam niyang hindi aabot, sinubukan pa rin niyang lapitan nito. Hanggang sa mapako ang mga paa niya, isang nakabibinging preno ang narinig sa buong village. Otis! Humahangos ang isang babae palapit sa kanila. Umiiyak itong yumakap sa binata. Tumindig si Lian habang pinanunood ang dalawa. Where's Nanang? She's still inside. The doctors are still checking her. Napatitig siya sa mga kamay nitong magkahawak bago sa mukha ng magandang istranghera. Doon pa lang siya naalala ng binata. Pinalapit siya nito at inakbayan. Lian, she's my sister. Odessa. Ate, this is Lian. Napanatag naman siya sa narinig. Hello Lian, nice to meet you. Inabot pa ni Odessa ang kamay ng dalaga. Thank you for being with our nanang and helping Otis to take care of her. Walang anuman. I didn't expect na makakauwi ka kagad. Ani yan ang binata sa kapatid. Ginawa ko ang lahat. I took a flight kasi alam kong hindi rin ako mapapalagay. Tumango si Otis, ramdam niya ang kapanatagan. Dahil alam niyang bukod kay Lian, may makakasama na siyang mag-alaga sa matanda. Sigurado siyang matutuwa ang kanilang nanang kapag nakita nito sa wakas ang hinahanap-hanap nitong si Odessa. Bumukas ang pinto kung saan pinasok ang matanda. Naabutan nila roon ang kanilang nanang. Napahinga si Otis. Nagpapasalamat sila sa Diyos dahil nakapagpreno agad ang kotse bago patuluyang mabangga nito ang matanda. Pero kahit na ganun, sa pagkabigla at takot ay tumumba pa rin ang kanyang lola na may natamong ilang gasgas. Nanang! Nauna si Odessa na tumakbo at yumakap sa matanda. Matapos ay humarap ito kay Mildred. Nanang, are you okay now? Umiiyak na tanong nito. Pinagkatitigan lang ni Mildred ang apong babae. Ako ho ito, si Odessa. Ang apo niyo. Apo! Sa pagkakataon na ito, ay naalala ng matanda ang dalaga. Naiiyak itong yumakap sa dalaga. Pinanood lang ni Otis at Lian ang dalawa. Hanggang sa may mapagtanto siya. Alam niyang sa puntong ito, hindi na siya kailangan pa ng matanda. Napangiti siya ng malungkot. Ihatid na kita. Hindi na Otis. Mas kailangan ka nila rito. Lian. Naroon sila sa hallway ng ospital at nagpapaalam siya na uuwi na. Samahan mo muna sila. Marahang tumango si Otis. Inabot ng binata ang mga kamay ni Lian. Nagkatitigan sila. Ipapahatid na lang kita sa driver. See you. Niyakap siya nito. Long time. Buti pumasok ka na. Sinabayan siya ni Mitch sa paglalakad patungo sa kanilang department. Kumusta na sina Sir Otis at yung lola niya? Ayos naman na sila. Buti hindi ka hinahanap ng nanang niya. Hindi ba dahil sa sakit niya,
Akala niya ikaw si Odessa? Umuwi na galing sa States yung kapatid ni Otis. Kusa siyang natigilan. Tiningnan din siya ni Mitch. Ibig kong sabihin, Sir Otis, pagtatama niya sa sarili. Sila nang mag-aalaga kay Lola Mildred. Eh ikaw, okay ka lang ba? Huminto si Lian sa paglalakad. Masaya siya, hindi nga lang lubusan, pero alam naman niya kung saan siya lulugar. Hindi siya miyembro ng pamilya. Napagkamalan lang siyang anak ng lola ng mga ito na merong Alzheimer's. Yun lang. Lian! Sinalubong siya nila Chiki nang makapasok silang dalawa ni Mitch sa loob. Huy, sorry na. Umangkla sa braso niya ang katrabaho. Sa sinabi ko, napaka-insensitive namin. Huwag kang mag-alala, hindi na mauulit. Ayos na yon. Ang mahalaga, dapat lagi tayong maging maingat sa sasabihin at sa gagawin natin. Lalo na kung may mga sakit at matatanda ang pinag-uusapan. Okay na tayo ha? Tumangulang siya kay Chiki. O eh, bakit pumasok ka na? Baka kailangan ka ni Ma'am Mildred? Dumiretso siya sa lamesa. Hindi na, okay na sila. Okay? Eh ikaw, okay ka lang ba? Napatingin siya sa katabing si Mitch nang tanungin yun sa kanya at may hinalang pinagmamasdan siya. Siyempre kahit ilang linggo lang yun, siguradong nagkalapit na kayo ni Ma'am Mildred. Siyempre, ganun na rin si Sir Otis. Parinig ni Chiki. Kunyaring inayos ni Lian ang mga gamit niya sa ibabaw ng mesa. Nang umuwi kagabi, kinuha na niyang ilang damit at bumalik na sa inuupahang apartment. Hindi rin naman siya nakatanggap ng kahit anong tawag mula sa binata. Naiintindihan naman niya dahil alam niya ngayon lang nagkaroon muli ng pagkakataon na magkasama-sama ang mga ito. Bumalik na kayong lahat sa trabaho at baka biglang mag-surprise visit ang ating chief of officer. Sambit ng manager nila. COO? Ulit ni Chiki. Bakit ma'am? Wala pa rin po ba si Sir Otis? Dagdag pa nito. He extended his vacation till next month. Marahang napatango si Lian. Ang alam ko, they're planning to take his grandma to the States. Pigil niya ang pagtaas ng dibdib. Alangan namang nilingon ni Chiki at Mitch ang dalaga. Lumipas ang araw at linggo. On leave pa rin ang kanilang CEO. Nakakalungkot lang din na hindi na sila nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap ulit. Siguro ay tuluyan ang nagpuntang magkapatid at ang nanang nito sa ibang bansa. Tinanggap na lang din niya ang lahat. Ang mahalaga kahit papaano ay nakatulong siya. Naranasan niyang maging apo at maramdaman ang pagmamahal na sinasabi ng mga tao at meron ng mundo. Sapat na ang karanasan na yon. Saglit man, habang buhay naman niya yung pahahalagahan. Hinawakan ni Lian ang sakbit na bag. Patuloy lang siya sa paglalakad sa hallway ng building. Nabitin ang mga panya sa paghakbang nang masilayan ang lalaking nasa isip. Umalis sa pagkakasandal si Otis nang makita ang dalaga. Hi. Nahihiyang batin ito habang titig na titig sa mukha niya. Lumapit ang binata. May ilang segundo pa bago niya nasundan ang bati na yon. Gusto niya lang kasing titigan ang babaeng na miss niya. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Napahinga pa ito ng malalim. Siguro, sisimulan ko na lang sa dahilan kung bakit ako nandito at hinihintay ka. Kumurap ang mga mata ni Lian. Hindi ko narinig ang sagot mo nung binigay ko ang red rose sa'yo. I know isang bulaklak lang yun pero napakaraming dahilan kung bakit ko yun binigay. Katulad ng ano? Tanong niya habang nagbabadya ang mga luha. Ngumiti si Otis at tinaas ang kamay para kunin ang mga palad niya. Katulad ng mahal kita. Tuwid na tugon ang binata na nagpatulo ng mga luha niya. Gusto kitang makasama sa habang buhay. Maingat na sinapo nito ang pisngi ni Lian at pinalis ang mga luha. Hinahanap-hanap kita, Lian. Kaya nga inayos ko ng lahat bago ka puntahan. Nag-arko ang mga kilay ng dalaga. Inayos ko na ang mga papel mo para sumama ka sa amin sa States. Awang ang labi niya. Sasama ka ba sa akin?
Ngumiti siya at inilagay ang mga kamay sa batok ng binata. Mas naging matamis ang ngiti ni Otis at kinabig ang bewang niya. Pwede mo akong dalhin kahit saan. Basta kasama ka. Dahil mahal din kita, Otis. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Nagising na lang akong minamahal ka. Mabilis siyang niyakap ng binata. Hindi na rin siya magkakaila pa. Walang dahilan para hindi niya mahalin ang binatang ipinakita ang tunay na ibig sabihin ng pag-ibig sa kanya. Napatili pa si Lian nang buhatin siya ni Otis. Nang pagbaba ay nagtapat ang kanilang muka. Bumaba ang mga mata nito sa labi niya. Napangiti ang dalaga at mabilis na saglit na hinaggan si Otis. Natawa ang CEO bago hinawakan ng kaniyang pisngi at sinil siya ng mas malalim na halik. Ay nako! Bakit dito pa kayo nag-kiss? Mabilis silang nagbitaw. Lumaki ang mga mata ni Lian nang makita ang lola ng binata. Alalay ito nang nakangiting si Odessa. Lola? Nahihiya siyang nagmano rito. Bibitaw na sana siya nang hawakan ito ang mga kamay niya. Nagkatitigan sila ng matanda. Lian. Napangiti siya nang marinig ang pangalan. Sumulyap ito kay Otis. Mag-ingat ka sa apo ko na yan. Sa gandang lalaki niyan talagang lapitin at matinik sa chicks yan. Sabay-sabay silang nagkatawanan pero pare-pareho silang natigilan. Tinitigan ni Otis ang kaniyang nanang. Nanang, naaalala niyo na ako? Tanong nito na lumapit sa matanda. Oo, ikaw yung makulit na batang si Otis. Nagkatinginan sila habang nakangiti. Kaya ikaw, iha, mag-ingat ka at baka mabuntis ka agad yan. Patuloy ng matanda. At nagkatotoo nga ang sinabi ni Mildred. Nabuntis si Lian matapos ang ilang buwan nilang kasal ni Otis. Matapos ay bumalik na ang mag-asawa sa Pilipinas para ipagpatuloy ang pagtatrabaho sa kumpanya. Ang kanilang nanay ay naiwan sa ibang bansa para alagaan si Odessa at mag-asawang Clamor. Dahil sa hindi matatawaran na pagmamahal ni Otis sa kanyang nanang, natagpuan nito ang pag-ibig na nararapat para dito. Hulog naman sa langit na magkita sila ni Lola Mildred. Inihatid siya nito sa taong makakasama niya habang buhay. Si Otis, ang mabuting asawa at ama ng kaniyang anak. Sa ipinakita ni Otis, sigurado si Lian sa puso na meron ito. Nagmamahal ito ng walang kondisyon at walang pasubali. Siguradong hindi ito nag-iisa, pero wala itong katulad para sa kanya. Otis! Napalingon siya sa titig na yon. Naroon ang kanyang lola at dahan-dahang palapit sa kanya habang alalay ng asawang si Lian. Maraming salamat sa lahat, sa pag-unawa at pagmamahal mo. Nanginginig pa ang mga kamay nito na hawak niya. Kulang pa ho yun kumpara sa lahat ng pag-aaruga niyo sa amin. Isang mahigpit na yakap ang binigay nito sa kanya na buong puso niyang tinanggap. May mga luha silang nagkalas. Nakangiti namang nanunood sa maglola si Lian. Matagal man bago naalala muli ng matanda ang bunsong apo, sigurado siyang hindi nito ito tuluyang makakalimutan. Mahal na mahal ka ng nanang apo. Mahal na mahal ko rin kayo. Nanang ko, gusto ko rin pong magpasalamat dahil sa inyo. Nakilala ko si Lian. Nakangiting dagdag nito at iginiya siya palapit. Binuo niya ang buhay na pangarap ko. Habang nakatingin si Lian sa asawa, nakakasiguro siyang hanggang sa pagtanda nila, mararanasan niya rin ang kapareho at wagas na pagmamahal na meron ito. Hanggang sa pumuti ang mga buhok at mangulubot ang mga balat, patuloy silang mag-iibigan. Ganoon din siya. Hindi man makaalala ang memorya ni Lian dahil sa katandaan, alam niyang hindi ang kaniyang puso. Maaalala niya ang naroon at laman nito. Sa dapit hapon ng mga nakatatanda, ang tunay nilang kailangan ay unawain sila, mahalin at alalayan. Dahil narito at nabubuhay tayo sa mundong ibabaw dahil isa sila sa natatanging dahilan. Lalo na't ang kanilang pagmamahal simula nung tayo ay kamusmusan hanggang sa pagtanda ay hindi rin matatawaran
at mapapantayan. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.